Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Tahimik at malamig ang gabi. Abalang-abala ako sa pakikinig ng music mula sa aking headphones habang nakatitig lang sa kisame ng aking kwarto. Nakakabato. Gusto ko sanang magyaya ng tropa dito sa bahay, lalo ngayong nasa bakasyon sina mami at daddy, doon kina lola sa probinsya. Ako na naman ang naiwan dito sa bahay, kasama ang nakababata kong kapatid na si Tim at ang dalawang buwan na naming kasambahay na si Manang Rosing. Ang boring dito sa bahay. Kaso, tiyempo namang nakabakasyon sa probinsya ang kaibigan kong si Ram. May sakit naman ang tropa kong si Manuel. Kaya heto ako ngayon, batong-bato. Nanawa ako sa pakikinig ng music, kung kaya naisipan kong buksan na lamang ang bintana at dumungaw sa labas para magpahangin at tumitig sa kawalan. Agaran kong pinatay ang aircon at binuksan ang sliding na salaming bintana at saka dumungaw rito. Tulala akong nakatitig sa madilim na labas ng bahay. Nasa ikalawang palapag ang aking kwarto, kaya tanaw ko ang buong kalsada. Madilim gawa ng magkakalayo ang mga poste ng ilaw at hindi rin ito madalas daanan. Bukod pa riyan ay malawak na bakanting lote rin ang nasa tapat na kalsada ng aming bahay. Sa aking pagkakatulala ay may napansin akong isang tao na nakatayo sa tapat na kalsada kung saan ako nakadungaw. Tila ito ay isang lalaki na may katangkaran. Nakasuot ito ng itim na pantalon habang nakasandalyas at nakaputing t-shirt. Ngunit ang mas nakaagaw sa atensyon ko ay ang suot nitong salakot. Nakayuko ito at nakaharap sa aming bahay. Hindi ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko malaman sa aking sarili, ngunit sa ilang segundo kong tinitigan ang lalaki, ay nakaramdam ako ng matinding kaba at dali-dali kong sinara ang aking bintana, maging ang kurtina nito. Kabado akong lumabas ng kwarto at tinawag sina Tim at Manang Rosing upang ikandado lahat ng mga pintuan at bintana. Nagtanong si Manang Rosing ng bakit. Sumagot ako ng mamaya na magtanong at kailangang maisara namin ang lahat ng mga pintuan at bintana. Sumunod ka agad ang dalawa. Matapos yun ay nagtanong muli si Manang Rosing kung ano bang nangyayari. Sumagot ako ng dahan-dahan kang sumilip sa bintana at tignan mo kung nariyan pa yung weirdong lalaki sa tapat. Ayun na nga ang ginawa ng matanda. At nang makita nito, ang sinasabi kong lalaki ay nanlaki ang mga mata nito at napanganga na tila nasindak sa kanyang nakita. Kaagad sinabihan ako nito ng tumawag na kami ng pulis at baka may masamang mangyari sa amin, lalo't kaming tatlo lang ang tao roon. Marahan akong nag-isip ng dapat gawin. Umakyat ako sa aking kwarto at kinuha ang baseball bat ko na gawa sa purong kahoy at inutusan si Manang Rosing na kumuha ng mga gamit na pwedeng pamproteksyon mula sa kusina.
Si Tim naman ay pinaakyat po sa kwarto nito at sinabihang huwag mag-ingay. Pinatay namin ni Manang ang lahat ng mga ilaw sa loob ng bahay. Pumwesto kami malapit sa bintana ng sala ng bahay at bahagyang nakasilip sa labas. Inoobserbahan ang galaw ng kakaibang taong nakatayo sa tapat na kalsada na ng mga oras na yun ay tumawid na at tumapat sa gate ng aming bahay. Mabilis nang lalo ang kabog ng aking dibdib. Ngunit napansin kong higit na mas nanginginig na sa takot si Manang Rusing. Nadaig na ako ng takot dahil sa aking tansya ay hindi namin kakayaning harapin ang taong iyon. Kaya dali-dali kong dinayal ang hotline ng pulis sa telepono at humingi ng saklolo. Mabilis na nakarating ang mga pulis, ngunit mabilis na nakatakas ang lalaki bago pa man dumating ang mga ito. Nireport namin ang nangyari at ipinaalam din namin kina Mami at Daddy ang lahat. Kinabukasan din ay umuwi kaagad ang aking mga magulang. Bawal ma-stress si Mami dahil 7 buwan itong buntis, kaya minabuti ni Daddy na umuwi na sila kaagad. Sobrang alalang alala ang mga ito at nangakong hindi na kami iiwan ng magkapatid kahit pa kasama namin si Manang Rusing. Kinagabihan ay siniguro naming nakalock ang lahat ng pintuan at mga bintana. Mahirap na at baka bumalik yung weirdong lalaki. Nasa mga kanya-kanyang kwarto na kami. Hindi pa rin ako matahimik. Nasa akin pa rin ang pangambang baka bumalik yung lalaking nakasuot ng salakot na tumatakip sa mukha nito. Ayoko nang isipin, ngunit hindi ko mapigilan. Hanggang sa maisipan kong silipin ang labas mula sa bintana ng aking kwarto. Sa aking pagsilip ay nabalot ako ng sintak nang makita ko ang isang pamilyar na imahe mula sa tapat na kalsada ng aming bahay. Ang lalaking nakasuot ng salakot. Nagbalik siya. Dali-dali kong pinuntahan si Daddy at sinabihang bumalik ang lalaki at naroon siya sa tapat na kalsada. Hindi nagdalawang isip at tumawag na kagad ng pulis si Daddy at sinabihan si Manang Rusing na bantayan si Mami sa kwarto nila at huwag aalis kahit anong mangyari. Sinabihan na rin nito si Tim na mag-lock ng kwarto niya. Tumawid na ang lalaki at nasa tapat na ito ng aming gate. Patuloy naming inoobserbahan ni Daddy ang mga kilos nito. Nakasilip kami ng bahagya ni Daddy sa bintana ng sala. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay narinig namin ang sirena ng mga pulis. Nakita naming tumakbo ng mabilis ang lalaki at hinabol ito ng mga pulis. Wala pang kalahating oras ay tumawag kay Daddy ang mga pulis at ibinalitang nahuli na ang lalaki at dinala na sa presinto. Kaagad pumunta kaming dalawa ni Daddy sa stasyon ng pulis upang makita
at tanungin ang pakay ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mukha ng lalaki. Marami itong peklat sa mukha na tila dumaan sa maraming digmaan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Daddy at tinanong kaagad ang lalaking nooy nakaupo habang nakaposas ang mga kamay sa likuran. Matapos tanungin ay sumagot ito ng, "Bakit mo iniwan ang asawa mo sa bahay kasama ang matandang si Rusing?" Sumagot si Daddy ng, "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Tsaka bakit kilala mo si Manang Rusing?" Tumugon ito ng, "Huli na ang lahat. Iniwan mo ang buntis mong asawa kasama ang matandang yun. Sasagutin ko ang tanong mo. Ang dahilan kung bakit ako ilang gabing nasa tapat ng bahay niyo ay binabantayan ko kayo. Ang Rusing na pinagkakatiwalaan ninyo ay isang halimaw. Halimaw na pumatay sa mag-ina ko 3 taon na ang nakakalipas. Walang awa at hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng aking anak na masilayan ng mundo. Hinanap ko siya at napag-alamang na mamasukan siya sa inyo at walang duda kung bakit sa inyo siya nanatili. Inaalagaan niyang mabuti ang asawa mong buntis dahil balak niyang gawin sa mag-ina mo ang kadimonyohang ginawa niya sa mag-ina ko." Natawa si Daddy na halatang may kaba at gigil na nagwika ng, "Paliw ka. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko yung sinasabi mo?" Nagsabi muli ang lalaki kay Daddy ng, "Kung ayaw mong maniwala sa akin ay hindi kita pipilitin. Ang pinakamabuti mong gawin ay magmadali ka ng umuwi sa inyo at baka wala ka ng abutan. Nalin lang kayo ng aswang at malamang nagawa na nito ang kanyang masamang pakay." Naguguluhan man ay niyaya na ako pauwi ni Daddy. Nagbilin siya sa mga pulis na sila na ang bahala sa lalaki. Nagpaalam na kami at mabilis na pinaandar ang kotse pauwi ng bahay. Pagdating ng bahay ay nabalot kaming pareho ng kaba ni Daddy dahil ubod ng dilim sa loob at labas ng bahay. Patakbo kaming pumasok at tinungo kaagad ang kwarto ni Mami. Pagpasok sa kwarto niya ay tumambad sa amin ang nakapanlulumong tanawin na halos magpaluhod sa amin ni Daddy. Dahil sa aming harapan ay ang duguan at wala ng buhay na katawan ni Mami. Wakwak ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Wala na rin sa tiyan nito ang magiging bunsong kapatid ko. Naalala ko bigla si Tim at dali-dali akong tumungo sa silid nito. At isang kagimbal-gimbal na tanawin ang aking natanaw. Wala na ring buhay ang duguang katawan ni Tim. Butas-butas ang dibdib at tiyan nito. At wala na ring mga laman loob. Wala na rin sa bahay si Manang Rusing. At ang tanging naiwan sa amin ni Daddy ay ang malungkot na pangyayari na napigilan pa sana kung naiparating lang kaagad sa amin ng inaakala kong wirdong lalaki ang dala nitong babala.